Magandang hapon po, Sir Dante Rivero. Magandang hapon okay. din po. Sir, ilang taon na po kayong kasal ng inyong misis? Bali, 9 years na po kami. 9 years. Going 10 years po. At sabi niyo nga po, noon nasa ibang bansa ang inyo pong misis. Saang bansa particularly, sir? Sa Kuwait po, sir. At ilang taon na po si misis doon sa may Kuwait? Lagpas po siya. So mula nung dalawang taon na yun, hindi na siya nakabalik dito sa Pilipinas? Hindi na po. Na balibalitaan mo na meron na pala siyang ibang karelasyon. Ayun nga po yung masakit po doon, sir. Eh. Okay. Hindi niyo ba araw-araw nakakausap si misis? Nakakausap naman po, kaso hindi po yung katulad dati na madalas kami nag-uusap. Tapos may araw po na hindi na siya nakaka-message, hindi siya nakakatawag, o magme-message lang siya. Tapos sasabi niya, tatawag ako mamaya hanggang hindi na nangyayari. Ah, so may nagbago rin doon may sa nagbago rin, sir, na komunikasyon po ninyo. Kayo po. Ba ay nagkaroon na ng kutob before na merong ibang ginagawa itong inyong misis? May tiwala naman po ako, sir, sa misis ko. Pero medyo may nararamdaman ako simula nung may nakita ko na yung isang TikTok account na ginawa niya, naka-kwan siya, naka-private nung nakita ko. Hindi ko ngayon siya mabuksan. Yun yung naging parang sabi ko, bakit, bet ganun? Ako yung asawa niya, bakit hindi wala ako... Wala kayong... bakit hindi ako doon, wala akong access sa kanya, sa TikTok account niya. Hindi ko makita kung ano yung mga pinopost niya doon. Naka-private? Naka-private. Naka-private siya. So, hindi naman yung na-block kayo mismo, no? Hindi po, naka-private. Kayo po ba, sir, may mga anak? Meron po, dalawa. No, paano nyo po nasabi or na-confirm na ang inyo pong misis ay meron talagang ibang ginagawa, no, dyan sa Kuwait? May sinend po sa akin mga pictures na lumabas sila na ang sabi ng asawa ko ay wala siyang day off. Pero napaamin ko rin siya na pangalawang beses na nila lumabas yon. Saka meron siyang, nai-record ko po yung usapan namin na pinaamin ko siya na yun nga, boyfriend niya nga raw. Tapos sa sinasabi niya, 1 month lang daw sila noon, pero hindi po ako naniniwala na 1 month kasi po yung damit na suot-suot niya doon sa picture, sabi niya pangalawa pa lang, ang tagal-tagal na nung, alam niyo po, masakit po talaga eh, pagka binabalik-balikan ko yung pangyayari. Kasi po, sobrang stress ko po, hindi po ako makakatulog, hindi po ako makakain, saka kaisip po sa... Sir, pakilinaw po yung sinabi niyo po sa aming staff na yung foreigner pa daw po ang nag-message opo, sa inyo. Opo, yung foreigner po. Ano po ang pagkakasabi po ng foreigner? Paano po niya inamin yung relasyon nila ng misis po ninyo? Ganito po yun, mami. Ang sabi po ng Indiano, yung asawa ko po daw ay mayroon po daw siyang naging lalaki. Yun ang sabi niya sa akin na pang-apat siya. Ang first owner... Nagkaroon ng iba pang opo, mga bukod po doon karelasyon. Opo, sa Indiano na yun. Meron po siyang unang-una daw na owner sa kanya is driver, Saudian. Opo. Tapos dalawang Malaysian. Mm-hmm. Dalawang Malaysian. Yung mga yun, ginagastosan niya, tapos lagi siyang nasa disco tuwing day off kasama yung mga kaibigan niya. Okay. So gaano na pala katagal nangyayari po yan? Matagal na po, sir, kasi hindi ko rin po talaga lubos maisip eh. Pero sir, meron din po akong kan eh. Pati po yung conversation nila, inamin niya rin sa akin na totoo. Sabi niyo po kanina, aminado naman po si misis na bago natin siya kakausapin. Opo. Aminado siya na apat yung naka-relasyon po niya? Pwede naman po niya itanggi yun eh. Kasi po, nakuha ko na rin po na konsye na sinungalin po siya. Umpisa pa lang po pala ng relasyon namin, yung kinukwento niya sa akin, hindi totoo. Kasi nakuha ko po yung ate niya eh. Nakausap ko, bago po kami nagsama, ang sabi niya sa akin is na... Marami raw siyang baka sa probinsya kaso nabenta niya dahil sa ganito po, sir. May nagdori daw sa kanya para hindi daw maibalik para hindi daw matuloy yung kasal kasi ayaw niya dun sa lalaki. Binenta niya yung baka niya para maibalik yung pera ng lalaki. Okay. Is yun. Tapos ngayong nakausap ko yung ate niya, nilinaw ko. Iba naman yung istorya. Pinabenta pala niya yung baka dahil papunta siya ng Malaysia, kailangan niya ng pera, gagamitin yung pera papuntang Malaysia. Sabi ko, bakit ganun? Bakit yung kwento niya sa akin malayo? So, hindi na tumutugma, kumbaga. Hindi tumutugma. Okay. Ibig sabihin, sinungalin siya. Okay, paano, okay. Paano ko maniniwala kung totoo yung sinasabi niya? Nasa start pa lang na relasyon namin, ganun pala. Ako sir, binigay ko po yung tiwala ko sa pagmamahal ko po sa kanya. Magandang hapon po, Ma'am Tasmina. Hello po. Narinig niyo po ba yung mga pinagsasabi kanina ni Sir Dante Rivero? Opo. Oo. Ma'am, gusto lang po naming malaman, ano po yung... masasabi nyo doon sa mga akusasyon po ng inyong mister? Sinasabi ko po, hindi po totoo. Ang totoo lang po na picture nyo, nakaping lang po ako. Sinasabi nyo, hindi totoo na kayo po ay may ibang karelasyon? Wala po. Sa ibang bansa? Wala po. Ayan, ito. Si Sir Dante Rivero po, naglabas ngayon dito. May dala-dala siyang envelope.
Para bang ito na yung ebidensya ko. Ganun ganun natin siya. Ito po, marami po talaga ang ebidensya. Ito po, ma'am. Tingnan niyo po yung mata nilang dalawa. Iisa ang tingin. Edit po ba 'yan? Marami na po akong pina-check diyan kung edit 'yan o hindi. Pero 100% na hindi siya edit. Okay. Yung pwede yung tumangke. Ito po, yung naka-pink po niyan, hawak po ma'am. Akin po 'yan na picture. Yan. Ito po, ma'am, na naka-post po kayo na nakalagay akin po. Akin 'yan. Na nakalagay po yung kamay po ninyo sa inyong akin po 'yan. Ulo. Kanino niyo po sinend 'to? Nakaano po 'yan sa kaibigan ko po na ibang lahi po. Siya pong nag-picture. Okay. Okay, pinicturean po kayo nung lalaki. Po. Hindi po, yung ibang lahi na nakasama ko sa isang bahay po. Tsaka ma'am, sa totoosin mama, ako hindi po ako nag-asawa ng Kristiyano kasi ayaw ko po sana yung mga ganyan-ganyan eh, yung mga pa-sexy-sexy ng ganyan. Nag-asawa ako ng Muslim kasi mataas po yung respeto ko sa Muslim eh. Di ba, paano sila manamit? Di ba, okay. Balot na balot siya? Mataas yung aral nila sa Islam, di ba? Sir, wag na natin, pag-usapan sir yung ano sa religion. Ano lang po yan, nasa kwarto lang yan Dante, nasa kwarto lang po yan. Okay. Para lang po sa mga nanonood sa atin, inabot po kasi sa atin ni Sir Dante, mga litrato, ito at least nung nakikita ko, Shari, may isang litrato na may kasama po si Ma'am yan Tasmina. Yan po, hindi po totoo yan, sa, sir. Kung parang kayo, sa mall naman to, public place naman to, at meron ding isang picture na nakapost po si Ma'am Tasmina sa likod ng isang pintuan. So ma'am, sabi nyo, kayo lang mag-isa dito. Ako lang po mag-isa dyan. Tapos itong yung picture na may kasama kayo. Hindi po ako yan. Ah, so edited to? Ganon? Ganon po lumalabas. Invento lang to? Opo. Saan nyo po ito nahanap, sir? Oo, saan nyo nakuha yan? Sinan po yan sa akin nung Indiano. Mismong yung Indiano na po ang nagsend sa akin yan. Yung kasama niya na yan. Ma'am, kilala nyo po ba yung kasi, ma'am, sinasabi ni kasi po, Sir ma'am, Dan? Yung Indiano po kasi na yan, na-agrabyado niya eh. Nakautang siya ng 800 KD. Hmm. Tapos hindi yung pinang-renew niya, diyan din daw sa kanya galing, 60 KD. Nang renew siya ng kontrata bago siya bumalik dito eh. Saan po natin nakuha yung information na yon na may sa kanya po, sa Indiano lang din na yon. Opo. Okay. So, bali po yon, dumating po sa akin yung kwento na yan at sinend din sa akin ng kuya ko yung mga conversation nila. Yung kuya ko po talaga yung totally na kausap niyang Indiano na yan. Kasi po, hindi, pag mayroon pong nagre-request sa akin ng message request sa messenger ko, hindi ko pinapansin, lalo na pag hindi ko kilala. Eh yung kuya ko, nakulitan sa kanya, para sabi niya parang iba to, tapos nakita niya, Kuwait. Eh naalala niya, yung asawa ko nasa Kuwait. O yun, nung inaccept niya, yun, doon na lang niya nalaman. Kaya pala yung kuya ko, pag pumupunta sa bahay, kinakausap ako, umiiyak. Pati doon sa mga bata naaawa. Sabi ko, bakit ano baka ako nangyayari sa kuya ko? Bakit ganito? Parang ano bang problema? Eto, ma'am. Kasi sabi po ni sir kanina, kayo naman ay naging ano, umamin, no? At least siguro sa isa, no? Bukod daw sa iba pang inyo pong naging karelasyon. Kawawa, ano pong masasabi niyo doon? Kawawa naman yung harapan ko. Sa totoo lang po, wala po katotohanan po. Wala po. So wala po kayong naging karelasyon? Wala po. Etong nasa litrato po, hindi niyo po kilala tong mga hindi to? Hindi po. Yung nag-message kay Sir Dante, hindi niyo rin kakilala? Hindi po. Okay. So ano kaya yung naging motibo po nung nag-message kay ang Sir Dante? Ano po dyan, may nakasama ko ng ibang lahi po, sir. Tapos yung ibang lahi, tapos siya pong nagkuha ng picture na yung nakatayo po ako na nakashort lang po. Ito po. Tapos yung nakapink po, siya pong nag-ano yan sa akin. Ang sabi ko sa kanya, hindi maganda, pakibura na lang po. Yung ibang lahi po na yun, ma'am, babae, lalaki po? Babae po. Yung part-time yung mga takas-takas na kinukuha na yung ano. Opo. Yun po. Tapos ano po yun, ang nangyari po no, nung araw na yun, kinabukas na nagalit po yung amo ko kasi bakit daw hindi naglinis. Eh may party po nung araw na yun. Sabi ko naman, eh marami akong ginagawa, naglilinis pa ako sa taas, nagluluto pa ako. Eh half-end daw ng trabaho ko eh. Opo, no. Eh tapos yung ibang lahi, walang ginagawa, nagsi-cellphone lang. Hindi nagawa kami ng ibang lahi, sabi ko tignan mo nagalit yung amo ko. Okay, so yun yung nakikita mong motibo nila. Opo, yun lang pong ano, hindi ko po kilala yung lalaki. Okay. Ma'am, dito kasi may akusasyon kasi po ang inyong mister na kayo daw ay nanloloko. Pero kamusta po ba yung relasyon ninyong mag-asawa? Pag may sa totoo lang po, nung una po nung may hindi pa umuwi yung Pilipina na nakasama ko, may communication pa po kami. Nung nag-iisa na lang po ako, nag-ano lang po ako, tumatawag ako sa kanila pag may time ako sa kanila. Kasi maraming trabaho eh. Pag may konting trabaho na hindi ko pa natapos, tumatawag din po ako sa kanila. Okay. Ganun po ang ginagawa ko. Pero ma'am, mahal niyo pa po ba itong si Sir Dante Rivero? Opo. Sabihin mo na sa akin yung totoo. Sinabi ko na sa iyo yung totoo. Sinabi alam ko na ng Diyos yan, lagi nakatungo sa atin, lagi ang Diyos. Oo. Nakatungo si God, nakatungo si Allah sa harapan. Nagsabi ako ng tumingin totoo. Tumingin ka sa akin, ano, saka kayo magkento.
Sa magsalita. Sabi mo sa akin, sa mata ko. Tumitingin ako sa'yo, yan, wala yan. Ang totoo lang, yung naka-pink na, na damit, o yung naka-short na, ano, kulay pula. Kaya lang mo naman, itatanggimin eh, didinay mo yun eh. Kahit 100% na totoo yun eh. Sasabihin ko sa'yo, Dante. Malabo lang yan dyan sa ako. Sasabihin ko sa'yo, Dante. Ano yung sabi mo sa'yo? May record ako rito. Ano yung anong bang ginawa mo? Di ba nag-inom ka nung araw na yan? Alam mo kung bakit ako nag-inom? Sa sobrang sama ng loob ko. Dahil ang statement mo sa akin, pabago-bago. Sinabi ko na sa iyo ang totoo. Ano bang sinabi mo? Hindi mo sinasabi sa akin yung totoo. Pagbigyan mo na natin siya na sabihin yung... Nung nakainom ka, sabi mo, konti na lang ang oras mo. Konti na lang ang oras mo. Anong nasa isip ko? Sabi ko, ano bang gagawin ito? Sabi ko, kung anong balak mo, wag mo ka kong ituluyan. Kasi yung dalawang bata nandyan, yung dalawang bata, umuwi ka na kako, tama na yan kako. Mag-usap tayong dalawa. Oh, nakinig ka, ano pang ginawa mo? Pinagmumura mo ako. Wala nang pagkatao ko, grabe ka. Alam mo, pinagmumura kita nung umaga na, hindi nung gabi na yun. Anong, dahil anong, naalala ko yung mga ay, inamin mo sa akin. Anong umaga, pati gabi, minura mo ako hanggang umaga, minura mo ako. O hanggat pagkatao ko, inubos mo, sabi ko, dapat alamin mo muna ang totoo. Nung nag-uusap tayo, inulit-ulit ko, sabihin mo sa akin ang totoo, di ba? Sinabi ko na, di ba sa'yo ang sinabi totoo? Mo na yun, oh, sinabi ko ang totoo sa'yo. Naka-record yung usapan natin. Oh. Nga alam mo, hindi naka-record yun. Ni-record ko yun. Sabihin mo sa akin yung totoo. Aminin mo sa akin yung totoo. Kasi yung totoo ang gusto kong malaman. Ayaw kong mabuhay na sa kasinungalingan. Mahirap mabuhay nun. Sinabi ko na sa'yo, Dante, ang totoo. Inano ko lang yung nakainom ka. Anong gagawin ko? Wala ang kang ano doon? Oh. Anong alam mo, walang tamang umaamin ang hindi niya nagawa, di ba? Ay, wala naman akong ano eh. Ma'am, pero hindi ko na inaamin ko talaga na wala akong ano dyan eh. Ma'am, bakit? Kaya tawagin nyo yung Indiano na yan. Ma'am, bakit po ba kayo naghanap ng kausap na ibang Indiano? Ano po ba yung pagkukulang ni sir? Nung sa kanya po, lagi po naghihinala po. So, tinotoo nyo na lang, ma'am? Ang ginawa ko, gumawa ko ng ano po, account po. Tapos? Tapos ano po, ang ginawa ko nung account na yan, nakipag-chat po ako tapos binla ko pa yan sa FB sa ano eh, WhatsApp po. So in short, ma'am, talagang nakipag-usap po kayo. Gumawa. Okay. Oh, cheat na yung ginawa niya sa akin kasi nakipag-usap na siya sa ibang tao eh. Nahalip na dapat yung bakante mong oras, binigay mo sa pamilya mo. Anong ginagawa mo sa akin? Anong sabi mo sa akin? Ayaw mo kong kausapin, sabi mo sa akin, mga bata kausapin mo. Sabi mo sa akin. Tinatawagan mo ba yung mga anak mo? Hindi, 'di ba? Itinanggi mo pa nga na may anak sa kaasawa ka, 'di ba? Anong ginawa mo sa akin? Ah, sabi mo ano, nagmumura ka, online ka sa WhatsApp. Lagi kang online sa nagmumura WhatsApp. Nagmumura ako? Asan yung nagmumura ako? Pakita mo. Bakit? Hindi, asan? Eh, kung alam pakita mo sa akin. Nag-aantong tayo dito, dapat tinanong pakita ko. Pakita mo sa akin na naminura ka sa WhatsApp. Hindi ko naman inano yun eh. Hindi ko akala na makapunta dito eh. Hindi ako nagmumura sa WhatsApp, ha? Hindi kita minumura. Sabi mo kung lagi kang online sa WhatsApp, tapos sa Messenger, hindi ka man lang makareply. Anong sinabi ko sa'yo? Sabi ko lagi nag-ano yung amo ko, laging tumatawag yung amo ko. O tawagan nyo yung amo ko, tanungin mo kung may day off ako. Naamin nyo naman po kanina na talagang nakipag-usap po kayo sa ibang lalaki. Nakipag-usap po talaga ko. Okay. Tsaka marami po siyang account. Saka hindi lang po yan ang account niya. May mga Viber pa siya, may WhatsApp, tapos yung ang aminin TikTok, ko lang. Imo, tapos Instagram. Marami po siyang account na Instagram. Doon ko nga po nakita yung mga video eh. Ayan po. Ano pong video yun, sir? May mga video po siya doon na pinost na yung sa yung malungkot, ma'am eh. Sa totoo siya, sabi ko, bakit kami yung magka-relasyon? Bakit ganun? Bakit? Sino ba yung tuwan paalam yun sa maling oras? Ay, ito, ma'am. Mapakita ko na lang po sa inyo. Parang right love like at the wrong time. Parang ganun. Ayan po. Ayan, tingnan niyo. Alagaan mo ang sarili mo, ha? Di ba? Para kanina yan. Sana maalala mong kahit minsan na may ako. Ako bang umano yan? Account mo yan. Inamin mo na sa akin na gumawa ang account na yan. Sa iyong account yan. Minahal kita at mahal akong ganito na lang. Aminin ko na lahat. Account ko na lang lahat yan para matapos ang problema. Na nakausap po ng mga staff yung Indiano. At sinasabi po niya ni Mr. Muhammad na mag-best friend lang daw sila, attorney. Hindi ko naman po kilala yan, ma'am. BF siya ng best okay. friend. So my best friend itong si Ma'am Tasmina. Yung ibang lahi yun po. Tapos boyfriend ng best friend. Oo. Okay. Ito po, ma'am, paano niya may papaliwanag to? Ay, wait lang, sir. Sure ka ba na siya yan? Ayan po. Gusto ko makita yan po, ma'am. Ma'am, maselan po ito. Okay. So may pinapakita lang po, no, si... Parang, ante, sabihin ko sa'yo, lahat ng katawan ko nakita mo. Tapos hindi mo kinahan mo dyan. Sir, aminado ka ba na ganyan ang dibdib ni ma'am, ganyan ang braso niya? Tingin niyo po, sir, kasi kayo naman po alam ang mag-asawa. Po, ma'am, saan galing yan muna? Sa Indiano po, yung Indiano mismo po yung nagsend nitong picture na to. Okay, dun,
sa may Indiano, yung... Apo, yung nagsasabi yung na best friend, kanina best friend lang daw natin. Yun nung girlfriend niya. Yun po. Yan po ba na naipakita nyo na kay ma'am, na confront nyo siya? Opo, yan po, gusto kong siya. Alamin po yung video na sinasabi na masiselam po. Pero ma'am, kayo, wala pong wala ganong po. Video. Wala po. Kasi anong God nakita knows, po ni Shari, po. Anong si ma'am ba yun, Shari, sa tingin mo? Kasi sir, hindi ko naman po alam yung itsura ng dibdib ni madam. Diba? Kayo gusto po ang makakamit. Gusto ko dito para hindi naman, hindi naman, hindi naman. Ganyan po ang dibdib ni ma'am. Opo. Sigurado ka ba? Sigurado ka? Oo. Sigurado matagal tayo ka. Nagsama. Tawagan nyo kaya yung India na talamin nyo ang totoo. Sir, no, yan yung mga hawak po ninyo ng mga mga screenshots. Yan ang paniniwala. Mga, po yung, mga videos. Kayo sir, po yung, personally, kumbinsido po kayo sir na si ma'am ay nagloko po siya, sa inyo. Tinanong ko po siya sir, kung tinanong ko po yan, kung nagsasabi man siya sa akin dapat ng totoo, noon pa dapat sinabi niya na sa akin sir. Kasi ito, tinanong ko, kung nagme-message ba sa messenger niya na gamit niya na Alaysa, itong Muhammad na to. Ang sabi niya, paulit-ulit kong tinanong yun sa kanya. Sabi ko, nagme-message ba yun sa messenger mo? Sabi niya, hindi. Sigurado ka? Paulit-ulit ko pong tinanong. Paano niya may papaliwanag yan? Ako hindi tayo dadating dito kung sinabi mo sa akin ang totoo. Kasi alam siguro, mo. Alam mo, kasi ang siguro, akala mo, kung ako ha, akala mo ako, ignorante ako sa gadget. Kasi sabi ko sa'yo, ayaw kong mangialam, di ba? Ayaw kong magaligot-iligot. Ayan o, nakita ko. Sige, nagsinungaling ka sa akin. Sinabihan ka pa ni Ate Marites na i-block mo yung ibang lahi rito. Wala ako Pecha yan. Pecha 25, April 25, nareklamo ako noong 24. Hindi ako yan. Tapos, may nag-message ako kay Ate Marites. Sino po si Jazz? 26. Yan po, hindi ko po, ano yan, hindi po sa akin na account yan po, ma'am. May record ako niyan. Umamin ka na ikaw lahat yan. Lasing ka niyan, Dante. Ginawa ko na lang yung lahat. Tinatanong ko sa'yo. Sabi ko sa'yo, magsabi ka sa akin ng totoo. Ang sabi ko sa'yo, aminin mo sa akin, sabihin mo sa akin. Ngayon pa lang, aminin mo na sa akin, sabihin mo sa akin ang totoo. Kahit ano naman siguro pang sabihin ni Ma'am Tasmina dito, i-deny niya or aaminin niya, it appears to me no, na hindi nyo na talaga pinaniniwalaan itong si Ma'am Tasmina. Mr. Muhammad, is it true that you edit some of the pictures of Ms. Tasmina and you send it to Mr. Dante Rivero? Yes, true. I edited the pictures. But why did you do that, Mr. Muhammad? Because she was fighting with my girlfriend, okay? Mr. Muhammad, well, at least we got the explanation from you, okay? So I have given explanation first, okay? Now, no need to explain because I am working here. Okay. Alright, okay. Thank you, Mr. Muhammad. Ayan po, narinig po natin, no? And sabi rin naman ni Shari kanina, parang hindi talaga kamukha ni ma'am yung mga litrato na yan. Ma'am, ano po bang pinag-awayan niyo, ma'am, nung girlfriend po ni Muhammad po? Yung ano po, yung pagdating sa paglilinis po. Yun lang po. Opo. Kasi pinagalitan po ako ng amo ko. Ang amo ko kasi mabunganga po siya. Pagka konting maliit na bagay na nakikita niya na hindi malinis, nagagalit po yun. So, kumbaga, Pinay po yun, ma'am? Hindi po. Ibang lahi po. Okay. Pero sir, yung picture po, yung babae po, kumbaga, nasa bibig po niya yung ari ng isang lalaki, kung sa akin lang ha, at sa mga staff na babae dito sa studio, parang hindi po ang misis po ninyo, sir. Ito ha, coming from the perspective lang po ng isang lawyer, ito may sinubmit si sir na isang picture nung may kasama niya itong in general. Sa akin, Shari, ang pagkatingin ko, parang superimposed lang talaga itong mukha nung lalaki dito. Opo. Okay? Kasi nakikita mo eh, may mga, kumbaga, hindi perfect no, yung picture. No? Halatang superimposed yung mukha nung lalaki dyan. No? Maybe we can scan later, ipakita din natin sa mga viewers natin. Pero sir, no, given, no, ang dami na natin nakuha information, nakausap na rin natin si Mr. Muhammad. No? Anong gusto nyo pong mangyari ngayon? Kasi narinig nyo kanina si ma'am, no? Mahal po niya kayo. Pero hindi na akong makikipag-iwalay na po ako sa kanya. Sir, gusto ko po sanang malaman. Sir, tanongin niyo na po siya, sir. Ano po bang pwedeng gawin dun sa taong naninira na ganyan? Okay. No? So, tinutukoy niyo po ba dito ay si Mr. Muhammad? Opo. Okay, no? Pag in these cases po, na si Mr. Muhammad nag-send sa'yo no, ng mga... Kasi po, ginulo niya po yung pamilya ko eh. Okay. Nag-send no? po siya sa mga pamilya ko eh. So sinisira niya basically sinisira yung po talaga eh yung pamilya niyo no kasi po sa totoo sin ako umaasa ako dapat itong pag-uwi niya masaya yung pamilya namin kaso hindi. Opo no ganito po yan sir ha. Una po sa ang una nating consideration po diyan sir ay
wala po sa Pilipinas etong si Mr. Muhammad, no? And lagi ko naman pong sinasabi dito sa ating programa na kung criminal case lamang ang ating ipa-file, ay yung jurisdiction po ng ating mga korte ay limited lamang po kung sa ang nangyari dapat dito sa Pilipinas. And it appears na sa Kuwait nga po nangyari to. So insofar as criminal case is concerned, wala po tayong jurisdiction. Kailangan nating i-file sa Kuwait yan. Okay, yun yung challenge po sa atin. Pero definitely, kung nandito man lang sana siya sa Pilipinas, you can file actions for damages dito kay Mr. Muhammad. Kasi kailangan niya magbayad ng danyos. Aminado siya na talagang sinira niya yung relasyon ninyo na mag-asawa. Isipin mo, sir, ha? Paano niya nalaman yung background ng asawa ko? Yung buhay niya. Alam mo, sir, kung talagang gusto niyang sirain yung pamilya niyo, as a form of revenge, gagawin niya yan. Okay? Best friend. Ayun nga, sir, yung tinatanong ko, paano niya nalaman kung hindi niya sinabi, di ba? Kasi, sir, masyadong best friend. Masyadong private yung... Kakilala niya talaga, eh. Kakilala niya, no? Pero yung inaakusap po ninyo na nagloko siya, ginawa niya yung mga ganyang acts, no? Activities na yan, eh, dinedeny naman po ni Madam. Well, I'll be honest with you, ha? Itong mga ebidensya po natin dito, no, they will not fly to in court. Okay? Mahihirapan tayong patunayan na si ma'am talaga ay nag-engage. Ganito. No? Eh, paano po sir yung record na umamin siya? Ano yan po ba yung inamin? Yan po, araw na ngayon. Ano po yan? Nag-inom po siya nung araw na yan. Ang galit na galit po, sabi niya, konti na lang ang oras ko. Sabi ko, ano ang konting oras? Eh, ibang naisip ko, baka konti yung oras, baka magpakamatay. Eh, kawawa naman yung mga anak ko. O di sabi ko, di ako na lang okay na kahit hindi ko kasalanan, aminin ko na lang. Ah, so napilitan po kayo, bale. Opo, lagi ko yung sinasabi. Wala akong sinabi na magpapakamatay ako. Ano yung konting ko oras na lang? Eh, alam mo kung ano nasa isip ko. Matanong ko lang sa inyong dalawa, okay? Total, nagkaroon na rin naman tayo ng kalinawan. Okay? Inamin niya, talagang meron siyang mga accounts, meron siyang mga nakausap, okay? Pero yung Muhammad na nag-message po sa'yo, inamin din naman. May contact po kasi sila, sir. Oh, so sir, talagang hindi ka naniniwala, no? Kahit anong pang sabihin dito. Eh di ang gawin mo, pumunta ka sa Kuwait, lahat ng video doon sa mga mall, puntahan mo, tignan mo, check mo. Ganito ha. I think Sherry, ganito ang gagawin muna natin, ha. We can ask, no? The department ng ating PNP para ipa-check natin kung totoo talaga yung mga litrato na yan. Mas maganda po. Kasi kung kahit anong palang sabihin dito, hindi ka na rin naman maniniwala, why not go to the experts? Ano po bang pinunta niyo dito, sir? Sir, gusto ko po, ma'am, gusto ko po talaga malaman yung totoo, eh. Ayun nga po, sir, pero hindi naman maniwala. Paano naman po kasi ako maniniwala sa kanya? Eh, dalawang beses na mismo sa kapatid niya na sumabay siya. Dante, aminin ko na lang kahit hindi ko kasalanan. Ha? Okay na ba yun sa'yo? Hindi, pag-usapan na lang natin yung sa bata. Kung ganyan ang gusto mo. Kahit hindi ko kasalanan, kailangan kong aminin ko. Pag-usapan natin yung sa bata. Ah, kailangan kaminin ko dito. Ang usapan natin, ganito bago ka umalis. Yung pangarap natin, tutuparin natin yung pangarap natin. Kaso, sinasabi ko sa'yo. Kaso anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Lagi kang naghihinala sa akin. Anong ginawa mo? Puro ka nalang hinala. Oh, eh kung naghihinala ako, bakit hindi mo binigay na lang sa amin yung oras, di ba? Oh, bakit ginawa mo? Bakit yung ginawa mo? Pag kinakausap ko yung mga bata, sasabihin nila, maglalaro mo na ako mama. Sige, sabi ko, maglaro na kayo. Lagi ko silang pinapakon sa'yo, nakausapin mo. Pero ikaw, hindi mo sila tinatawagan. May sarili silang gadget. Nakausap ko sila. Sir, lagi kong chinecheck Sir Dante, lang kung tumawag ko, hindi. Sir Dante, pag-usapan na lang po namin kayo sa kabilang studio and i-refer na lang po namin kayo sa NBI or sa DSWD para po doon sa mga bata. Kasi sir, tinutulungan po namin kayo. Okay, sir, pero kung ayaw niyo pong maniwala din kahit kay Attorney JV na ito pong mga ebidensya na hawak niyo na hindi po mahihirapan tayong i-prove sa court, is hindi po namin alam kung paano po ang tulong na maibibigay namin kung mismong si Attorney JV is ayaw niyo rin pong paniwalaan. Kaya nga ang gusto po namin, mag-usap na lang din po muna kayo. Para ma-confirm kung totoo ba talaga yung mga litrato na yun, they have naman the mechanisms para ma-assess mga yan kung totoo or hindi. Kasi syempre ayaw din naman natin na napipilitan lang umamin si ma'am. Mm-hmm. Okay? Kasi unfair din naman po. Po talaga. Sige po, maraming salamat po, maganda hapon po.